So ngayon, papunta ako ng BGC o from Pasay. Ito ngayon sa Pasay Rotonda. Ito yung Pasay Rotonda, no? Head sa Pasay Rotonda. No, left turn. So, kailangan natin mag-U-turn doon sa unahan. So, left turn po dito. Dito tayo sa unahan. Mag-U-turn tayo dito para makabalik tayo papuntaan northbound ng EDSA papunta ng Ayala. Dito, pwede na mag-U-turn dito. Sa Rotonda, MRT station, stop station. Tinetest ko lang po yung aking neck-based cellphone holder. Kung effective po ba talaga ito. Nabili ko ito sa Shopee. Ito po ay cellphone gamit ko. At nakasabit sa aking leeg. So, tinitingnan ko lang kung ano ba siya, yung hindi ba siya mahuhulog. So, nakakakaba, parang mahuhulog yung cellphone mo, no? So, try natin. Lakas ng hangin. Malamang maingay ang ano nito, video nito. Masyadong malakas yung hangin. Going to Pasay Road. Okay naman siya, kahit na matantag eh, hindi naman mo ibitaw yung cellphone holder. Naka-protect naman ako kung sakaling mahulog yung cellphone ko. Masasalo ko naman ang ano ko, ang aking helmet na isa. Naka-mayo naman ako, so hindi din diretsyong mahulog sa kalsada ang cellphone ko. So ito, EDSA na. EDSA, going to Ayala. Wala pang complete barrier dito. Baka sa susunod ng araw eh, meron na itong concrete barrier, mabulaga na naman kayo dito. Sa kabilang side, southbound, may barrier na po. So napansin ko lang, sa barrier, marami na pong bumangga. Ilang barrier na po yung nadurong sa harapan. So, dahil po, EDSA Ayala, Ayala Station, MRT Ayala Station, clear po ngayon sa pagkat linggo. Tayo po'y kakanan dito, going to the port, Mackinley Road. Easy from Pasay, dito pa kayo dadaan. Mackinley Road, going to BGC, papuntang Mackinley Hills, no? SM Aura, Market Market. Dito po, andaan nyo, magaling kayo ng Pasay, EDSA Pasay. So dito naman sa akin kaliwa,
Forbes subdivision, no? Forbes. Kabila naman ay Das Marinas Village. Ito po ang village ng mga big time dito sa Makati. Das Marinas Village. And Forbes. Back. At dito naman matatagpuan sa lugar na ito ang Manila Polo Club beside the Das Marinas Village, no? Manila Polo Club. Along Mackenzie Road makikita. So Sunday, walang traffic. So dito Mackenzie Road na to, kapag mga weekdays po, eh medyo mabagal po ang dali ng traffic dito. Pero pag kayo ay nakapasok na po sa Global City, wala na pong traffic dito. So pagka-organize po ang lugar na ito, malapad ang kalsada, and talagang sumusunod sa batas ang mga sasakyan dito sa loob. At ito, nandito na tayo sa loob ng Global City. So, ito yung mga kalsada nila rito. 3-lane. Kaya hindi po matraffic dito sa loob ng BGC kahit anong araw. Talagang stoplight lang ang pipigil sa'yo dito. Pagkat ang BGC po ay private property po ito. So, maganda pagkakadevelop nito dahil inuna nila yung mga kalsada. Kaya maluwag po rito sa BGC. So marami lang po rito one way. So kung hindi mo kabisado yung BGC, tingin-tingin na lang sa mga signboard para maiwasan ang counterflow. Dahil dito kahit walang bantay, maraming bantay sa camera, at paglabas mo ng gate ng BGC ay doon ka palang haharangin. So kaya kailangan dito sa loob ng BGC kahit anong oras o kahit gabi o madaling araw, eh huwag po tayong kampante, sumunod po tayo sa batas, sumunod po tayo sa mga traffic regulation dito sa loob ng BGC dahil mahigpit po sila rito, lalong-lalo na sa gabi po. Sa gabi mas lalong marami yung bantay sa gate, sa exit point ng BGC. Yung mga exit nila, maraming bantay. Kaya kung ikaw ay may violation sa loob, huwag ka na magtaka kung haharangin ka sa gate. So, kung susunod ka naman sa rules ng kanilang traffic regulation, wala ka naman magiging pasok. Diba? Yun lang. Follow the rules to avoid the violation. So now, for stoplight, so stop muna tayo. Rizal Drive. So dyan tayo pupunta sa may yung building na yan, Park Lane. Forbeswood Park Lane Condominium. So, one way po yung lugar na yan, kaya dito tayo sa likod na daan. Forbes Town. Well, at nandito na tayo sa Forbeswood Park Lane. So, may susunduin tayo dito. Saan kaya kayo susunduin natin? So, yun. Nandito na siya. You are the one.
Hello, ma'am. Binabinalik sa akin yung papel ko. Ha? Binabinalik sa akin yung papel ko. Hindi binalik? Bakit? Binisuran pa. Ah. Tama na. Okay lang yun. Grabe yung mga lugaro dito nito. Yung ano, grabe magpatakbo. Nakakabili. Ano, sports car? Oo, marami dito Ferrari. Tsaka Lamborghini, dito pumapasyal eh. May bilihan dyan ng Ferrari tsaka ng ano eh, Lamborghini. So ngayon, going back to Pasay na. So, nakuha na natin yung ating sundo. So, balik na tayo ng Pasay. So, ganun lang ang buhay, no? Pick up and drop off. Ayan ang buhay ng mga Grab. Okay, so nakalagay dito, turning traffic must give way to pedestrians. So kahit naka-red, pwede tayong kumanan, no? Pwede tayong kumanan yan. May stoplight na naman sa 5th Avenue. So wala nakalagay no right on red signal. So pwede tayo, basta maingat lang tayo. So ganun lang, basa-basa lang lagi para hindi tayo matikitan. So para mayroon tayong laban pag tayo inulit. Nakalagay head sa Forbes SLEX and head sa McKinley SLEX. So dito tayo, pabalik tayo ng McKinley Ayala. So may stoplight, walang no right on the signal. So pat go. McKinley Road. So, nais ko lang ipaalam sa inyo, no? Itong McKinley Road po ay napaka one of the most dangerous road here in the Makati. Pagkat napakarami na pong nadisgrasya dito. Lalo na kapag madaling araw. So, kayo, kung kayo po ay dadaan dito sa madaling araw, kung maaari po kayo ay bumusina ng 3 beses. Pagkat mahiwaga po itong lugar na to, marami po akong na-encounter dito mga aksidente na nakakumpan na aksidente. Pagkat ito pong lugar na ito ay may something, lalong-lalo na kapag gabi. Kaya napapansin ninyo, marami po malalaking puno along the road. Kabilaan po yan, may mga maliit rin dyan, may mga ano dyan. So, since 2006, ako ay dumadaanan dito. Dahil dati pang gabi yung aking trabaho. So marami akong na-encounter dito ng mga na-aksidente. Kaya magugulat ka kung paano na-aksidente. So kaya itong lugar na to ay nilagyan nila ng mga signboard at naglagay din sila ng CCTV. Kasi walang street light dito pag hindi mo sila lumaliwanan dito. May mga punong ganyan, malalaki. Ayan o, yung puro nakahiga na, nasa kalsada na. Kaya ingat kayo dito pag madaling araw, lalo na pag nakamotor. So, nakainom, nakuko, ingat-ingat po kayo. I warning you, yung McKinley Road na ito ay hindi po ito birong daanan. Meron po itong para bang tawagin sa amin ni Kamukan sa Bisaya. Para para siyang may mga natatirang mga hindi katulad natin na pagdipripan ka nila o gusuladahin ka nila. So, may mabagal ang takbo mo eh, bagsaka ka ng sanga ng kahoy.
Ganun po yan dyan sa Mackinder Road. So now, andito na tayo sa Ayala EDSA. So, sana akong gasolina, no? Kapagas na lang ako ron sa unahan. So, yan, pag diniretso mo yung lugar na yan, papuntang ano ba mga kilalang lugar na yan? Philippine Stock Exchange, diretso lang po dyan, Ayala na po yan. Dyan po natin matatagpuan ang Manila Peninsula Hotel and Kilam Life, no? Dyan po Ayala Avenue. One, two, three, four. Glorieta. Dyan po natin makikita sa unahan. So now, kakaliwa tayo, going to Pasay. Going to EDSA Magallanes. So, dito po, wala na akong gas. Kailangan ko magpagas. So, dyan sa unahan, meron na mga gasoline station. So, yun mga ka-workers, nandito na tayo sa EDSA Ayala and Magallanes, no? Nasa gitna. So, kung bago ka pa lang dito napadaan, meron na pong concrete barriers dito, no? May warning device. So, napakababa po niyan para pumunta ng mga sasakyan. Lalo-lalo na pagka may baan, no? Sa harap may bus, kung ikaw nasa likod. Paano makikita yun kung nakakotsi ka? Napakababa masyado ng kanilang warning device. So, kaya nakita nyo yung harapan ay marami ng basag kagad. So, yun po ay marami na pong bumanggado sa harapan. Dahil nabulaga na nga po sila. Shoutout sa MMDA. No? Sana naman taasan po natin yung ating warning device ng ating mga concrete barrier. Kung maaari, sintaas nito, signboard na to. Nakalagay na yung signboard na yan. Dapat ganyan kataas. Yun lang po. Talagay ko mga katulong yun. Ayon sa aking mga pag-aaral dahil ako po ay araw-araw sa lansangan. So this way, it's a tramo flyover, kaya munahan. So kung ikaw ay papunta ng airport, dito ka sa flyover, nakaliwa ka. Kung ikaw naman ay papunta ng Olopecia, Roas Boulevard, dito ka sa kanan. So ito, mapapansin nyo, meron nag-barrier. So ito, makikita nyo yung barrier na yan. Karami namang sumalpok dito kapagkat walang warning device. So, yan po. Kaya po, yan ang problema sa MMDA. Hindi nila pinag-aaralan yung kanilang mga ginagawa, no? So, dapat testingin nila, tingnan nila, mag-drive sila ng kotse. Tapos may basa unahan kung makikita ba nila yung warning device na nilagay nila.
tayo, going back home. This is Bear Hill Street.